Hi everyone! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, di ka libre to. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko excited na kayong lahat sa darating na Miss Universe Philippines kasi patindi ng patindi ang labanan nila ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At talaga namang masasabi ko, ang mga kandidata ngayon ay talagang di ka libre at hindi ka talaga makakatanggi sa kanila dahil ang sakit na ng ulo mo. Kung sino ba ang pipiliin mong mananalo sa kanila? Oo nga eh. Patindi ng patindi ang labanan. So, nung isang araw, in-announce nga ng Bacoor ang kanilang pambato ay wala ng iba kundi si Victoria Velasquez Vincent. Yes! Na talaga namang masasabi ko, oh my God, nakaka-excite to dahil nandito si Victoria Velasquez Vincent. Sa mga hindi pa po nakakaalam, si Victoria Velasquez Vincent ay naging kandidata nga noong 2021 dito sa Miss Universe Philippines. Kaya naman, lahat tayo ay nagulat sa kanyang pagbabalik. Noong laban niya ay naka top 5 na ang Reyna ng Cavite noon, di ba? Cavite ang nire-represent noon ni Victoria Velasquez Vincent, but this time is Bacoor, di ba? So, sobrang nakakatuwa kung iisipin mo kasi unexpected yung inaasahan mong kandidata na hindi mo naman sigurado, parang hindi mo naman inaasahan na kandidata pero bigla ka nilang isusurprise na I'm here. So talagang masasabi mo, oh my God, patindi na ng patindi talaga ang competition ngayon ng Miss Universe Philippines, no? Kung iisipin mo, isang Victoria Velasquez Vincent mo nagbabalik, di ba? Minsan nang inofferan si Victoria na mag-compete sa Miss Universe ng New Zealand pero pinili niya pa rin talaga yung Philippines, di ba? So kung iisipin mo na napaka-humble dahil gusto niya talagang mag-compete, ayaw niya no i-appoint siya, gusto niya patas na laban. So kaya naman maraming natutuwa at maraming sumusuporta dito kay Victoria Velasquez Vincent. But ang tanong, si Victoria Velasquez Vincent na nga ba ang makapag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Kung ako ang tatanungin mo, syempre hindi pa natin masasagot 'yan kasi depende. Noong nakaraang laban niya ay nakatungtong siya ng top 5. Pero ngayon, masasabi ko na very strong ang isang Velasquez Vincent kasi syempre may well experience na to. Noong kalaban na siya noong nakaraan, alam niya na kung ano yung gagawin niya, kung paano mananalo. At saka syempre, naisip niya na rin siguro kung ano yung mga kulang sa kanya noong during her time, di ba? Kung bakit hindi siya nanalo, ano ba yung kailangan niya idagdag, ano ba yung kailangan niya ibawasan. But syempre, ang hinihintay natin sa kanya, yung repackaging na tinatawag na ano ba ang bago dito kay Victoria Velasquez Vincent, ano ba ang kwento, ano ba yung ipapakita, at ano nga ba ang caliber na gagawin niya. Kasi syempre, performance. So, nung nakaraan, syempre, talaga pag tinignan mo siya, sasabihin mo, nako, eto pwede to. So, ako, kung ako yung tatanungin mo, beauty, yes, may beauty. And then, height, nako, talagang walang question ang height sa kanya. Kasi, syempre, talagang sabi ko sa iyo, higante. Sobrang tangkad at fit na fit for the Miss Universe. Kung ako yung tatanungin mo, pwede ba siya padala sa Miss Universe at para mag-compete doon sa Mexico? Oo naman, bakit hindi? But syempre, kailangan pa rin talaga ng matinding packaging sa kanya para alam mo yon, makikita yung galing niya. So, syempre, hindi naman po pwede na lalabas siya katulad na lang ng mga nakita natin noong 2021. So, dapat medyo may bago, may pasabog ba? Diba? At yun yung aabangan natin. So, communication skills, yes. Magaling ang communication skills niya. And then, plus pasarela, oo naman, mga pitik din naman yung mga lakad niya. Pero syempre, kailangan lang talaga i-develop pa ng more para mas kumabog pa ng bonggang-bongga.
Alam mo, sa totoo lang, ako ang tatanungin mo kay Victoria Velasquez Vincent, siguro yung personality nyo. So, kailangan i-develop ngayon ng bonggang-bongga na para makita yung galing, di ba? Kasi syempre, napaka-importante pa din ng personality sa isang beauty pageant. At siguro doon lang siya kulang nung last time. Kailangan lang i-develop yon na, kasi medyo shy type to eh. So, dapat ngayon, ano na siya, yung alam mo yon, yung open siya. At saka, syempre, dapat may bagong kwento. May bagong kwento para mas more interesting pa. Walang question yung galing kasi magaling naman. So, depende na lang yon kung paano siya maghahanda, kung paano siya lalaban, kung paano siya makikipagsabayan. But kalibre, yes, di kalibre din naman talaga ang isang Victoria Velasquez Vincent. And I'm so excited. Excited ako sa magiging ganap niya. So, yon. So, ako siguro, medyo baguhin lang siguro yung styling para mas, ano, mas bongga, mas bago, di ba? And, ayun nga, so, konting bubbly para mas, para makita natin yung personality. So, yun yung mga dapat natutukan sa kanya. Kasi parang feeling ko, noong last time, doon siya may kulang. But, sabi ko nga, kung galing ang pag-uusapan, eh, magaling kasi nakatutong ng top 5, eh, di ba? So, top 3 pa nga, Miss Charity. So, siguro marami na siyang natutunan noong 2021 na pwede niyang i-apply ngayon dito sa kanyang laban para mas ma-develop niya pa yung sarili niya, mas makita pa yung galing niya. So, alam niya na yun, siguro napag-aralan na ng team niya kung ano yung kailangan idagdag at kung ano yung kailangan ibawa. So, yun yung abangan natin kung ipapakita niya. But, kung tatanungin mo ako, di kalibre, yes, isa to sa mga di kalibreng kandidata talaga na medyo kakatakutan ng lahat, di ba? So, yon. And then, of course, Chris Stephanie Johnson, bagong Miss Cebu Universe. So, eto si Chris Stephanie, medyo, ano eh, different yung kwento. Kung etong si Victoria, inappoint siya, hindi, dumaan talaga siya sa butas ng karayom kasi lumaban siya ng Miss Cebu, naging candidate siya dito sa provincial kahit galing na siya sa national pageant and then galing na siya sa international pageant, nag-second runner-up na, dumaan siya sa sistema. Hindi appointed. But kung ako yung tatanungin mo, syempre excited ako kung ano yung ipapakita niyang bago. Katulad din ni Chris Stephanie Johnson, syempre naghahanap tayo ng repackaging sa kanya at naghahanap tayo kung ano ba yung bago niyang ipapakita dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Syempre yung experience niya, kung tatanungin natin, oo naman, mas bongga yung experience niya. Well, experience siya more than kay Victoria Velasquez Vincent. And then, plus nandoon yung part na talaga naman, oh my God, matinding kalaban to kasi hindi to basta-basta, kasi high profile, di ba? Kung pagtinignan mo yung credential niya, pasok na pasok talaga sa banga. She's a better, more than sa ibang kandidata kasi syempre yung experience nga. But kung ibabase naman natin, wala na bang laban si Victoria Velasquez dahil mas bongga ang profile nito ni Chris Stephanie Johnson? Hindi naman. So, pwede makipagsabayan si si Victoria Velasquez, kaya nang kabugit to si Chris Stephanie. But syempre, ano yan yun, kung ano yung diskarte nila dito sa laro nila, ayun, doon talaga. Doon sila magbe-base sa kanilang galing pagdating sa kanilang mga sarili. Pero challenge, ha? Challenge to sa bawat isa. Kung ako tatanungin mo, Chris Stephanie Johnson, syempre mas nakakatakot dahil alam natin na she's credible at amazing woman, empowered. So, kung titignan mo, syempre, well-experienced, plus, alam niya kung paano aatake sa mundo ng pageantry. Saka, syempre, hindi mo pwede underestimate yung galing ng mga Cebuana. Talagang magaling sila pagdating talaga sa communication skills, pagdating sa rampahan. Oh my God! Matakot ka. So, yon. So, exciting kung ikukumpara ko at ipagtatapat ko yung dalawa. Talagang magkaiba ang kanilang quality. Pero, syempre, iisa lang yung goal nila is manalo ng Miss Universe Philippines. Kaya, titingnan natin kung paano nila susungkitin ang corona at kung paano ba makikipag-agawan sa isa't isa. Pero syempre may isa pang tinik maliban dito kay Victoria Velasquez Vincent at kay Chris Stephanie Johnson. Dahil nandito din ang isa sa mga magaling na kandidata at inaabangan ng lahat. Ito ay wala ng iba kundi si Atisa Manalo. Yes! Isang kandidata na nakakatakot dahil hindi naman nakakatakot yung itsura niya. Ha? Halimaw. Halimaw talaga kung paano to kumumpit or paano to makipaglaban sa isang pageant. Sabi nga ni Atisa Manalo,
malakas siya at matapang. So, yon. So, syempre, iba yung Atisa Manalo. Well, experience to. At iba yung level, diba? Kung iisipin mo, parehas silang dalawa ni Chris Stephanie Johnson na lumaban ng Binibining Pilipinas. Ang nakuha ni Chris Stephanie Johnson is Binibining Pilipinas Intercontinental, pero kay Atisa Manalo ay international. Syempre, ang international, ibang level yan kung titignan mo. Kung ako tatanungin mo, syempre, hindi naman yan kung si Chris Stephanie Johnson ay intercontinental. Si Victoria Velasquez Vincent ay parang top 3 dito sa Miss Universe Philippines. Wala yun sa ganun eh. Ando doon yun kung paano nila ipipresenta yung sarili nila dito sa competition. Yung presentation na kailangan nating makita, yung di ka libre na talagang alam mong papalo pagdating sa entablado ng beauty pageant. So, yun yung titingnan mo sa kandidata. And then, I think pagdating sa ganyan ay hindi mo matatawaran yung galing ng isang Atisa Manalo. Hindi ko alam kung bakit ako bilib na bilib sa kanya. Pero sa nakikita ko, siya kasi yung complete package talaga na masasabi mo na pwedeng-pwede. Imaginin mo, Victoria Velasquez Vincent, matangkad, maganda, sexy. And Chris Stephanie Johnson, ganun din eh. May tangkad, may ganda, may utak, at sexy. So, pare-pareha silang magagaling, pare-pareha silang magaganda. Pero kung titingnan mo yung quality ng bawat personalidad ng kandidatang to, doon mo mararamdaman na mas gugustuhin mo ang kandidatang to at parang nakikita mo sa kanya na siya talaga yung fit na fit para sa universe. O, diba? So, ako, para sa akin, kapag titignan ko yung smile nilang tatlo, so base mo doon sa smile nila. So kapag ngumiti si Atisa Manalo, makikita mo yung tamis ng ngiti, yung ngiting tagumpay, yung ngiting galing sa puso. Ayun yung mararamdaman mo sa kanya, hindi pilit talaga yung ngiti niya. Sobrang perfect, sobrang panalo. Plus, ganda. Pare-pareha silang magaganda, pero aminin natin, mas charming ang beauty dito ni Atisa Manalo. Sa totoo lang, di ba? So, yung charm ng beauty niya talagang pag gumiti siya, ramdam mo yung puso. Hindi ko alam ha, pero yun yun na feel ko sa kanya. Mata, yung mga mata ni Atisa Manalo, yun nangungusap na hindi mo maintindihan na parang, this is it guys, di ba? Ganun yung sinasabi. Kaya sabi ko sa iyo, kung kalibre at beauty talagang merong in-offer ito si Atisa Manalo, lalamang siya sa dalawang kandidatang to dahil yung charm na meron siya, yung charisma na tinatawag, yung extravaganza na gusto mong makita sa isang kandidata. Pagdating naman sa performance, syempre, kanya-kanyang eksena ang performance. Parang feeling ko Victoria Velasquez Vincent, maala top model ang dating kasi she's a long-legged plus. Masasabi mo naman, di ba? Talagang ang ganda. Pero merong bang sexy doon sa lakad niya talaga? Yung kumikembot ba o ang makikita mo sa kanya modela? So sana yun yung mapag-aralan, no? Yung galaw na may landi, di ba? Pagdating naman kay Chris Stephanie, makikita mo sa kanya yung fierce na galaw. Pag gumalaw siya, sobrang fierce na fierce eh. Talagang ando doon yung transition mula doon sa fierce, talagang ano. Pero si Atisa, doon medyo talo siya doon kasi ang makikita mo sa kanya, sweet face. Yung sweet, maganda yung smile, maganda yung mata. Pero ano nga ba ang hinahanap ng Miss Universe? Kailangan ba fierce ka o kailangan ba sweet ka? Hindi. Ang hinahanap ng Miss Universe, syempre, yung doon pa rin na kailangan performance. Yung performance mo, di ba? Yung performance mo, performer ka dapat. Entertainment. Kumbaga parang, kailangan pag naglakad ka, may lande, may ganda, may kembot, yung pumapalo yung balakang, ganon. So, hindi ko alam. Pero yun yung nakikita ko sa mga nananalo Miss Universe. Hindi yung parang puro fierce lang. So, kailangan medyo maharot ka, may lande. At doon sa kanilang tatlo, masasabi ko na perfect na babae pa rin talaga si Atisa Manalo. Kasi kung pagiging isang babae talaga ang hahanapin mo, si Atisa yung makukumpara mo sa kanila na parang, wow, girl na girl yung dating. Yung alam mo yun, yung babaeng babae, di ba? So, yun ang advantage ni Atisa Manalo sa kanila. Bukod doon na nag-first runner-up na siya sa Miss International, at syempre yung credential, yung profile, yung story,
So, medyo lamangat-angat talaga ang isang at isang manalo sa dalawang kandidata na pinag-uusapan natin ngayon. Pero, hindi ibig sabihin nun na si Atisa Manalo na ang mananalo. Malaki lang yung advantage ni Atisa Manalo, pero kaya pa rin siyang talunin ni Victoria Velasquez-Vincent at saka ni Chris Stephanie Johnson. But ang tanong dito, paano nila tatalunin si Atisa Manalo sa mga ganitong aspeto na ipinapakita ni Atisa Manalo sa atin lahat? And then, paano ang laro at ano ang game na meron sila? Yan yung mga antabayanan natin. So, magandang bardagulan, magandang laro, magandang laban, at magandang Miss Universe 2024. So, ayun yung exciting, di ba, sa laban na to. So, alam mo kasi, pare-pareha sila, meron silang ano, ability na makuha ang corona ng Miss Universe. Yung may kakayahan sila na talagang mag-compete sa bawat isa. At hindi sila basta-basta kandidata lang. Dahil lahat sila ay magaling, lahat sila ay matalino, lahat sila may angkin na ganda. At yun yung exciting dito sa laban ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to, di ba? So yun, nakakaloka. I'm so excited. Are you excited? So kayo guys, tingin ninyo, sino nga ba sa kanilang tatlo ang nakikita ninyo na pwedeng mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? At kung sino nga ba ang nararamdaman ninyo na aatake ng bonggang-bongga sa laban na to? At sa tingin ninyo, sino ang mas lamang? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, of course, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. So, walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! We'll be right back.